Yo mga katropa, kamusta kayo dyan? Dito naman tayo sa channel natin. So ngayon, pag-uusapan natin is may nag-PM kasi sa akin, sabi sa akin, ano daw ang magandang pagpili ng breeder sa pakpak. Sabi ko, pinaliwanag ko sa kanya na hindi naman ako tumitingin sa pakpak. So, mga tropa, bago natin umpisahan ang ating video, please subscribe at saka pakipindot na lang po yung notification bell para updated kayo sa lahat ng video na i-upload natin at saka sa mga gagawin kong mga tutorial at saka sa guidelines sa mga bloodline para updated kayo para masubaybayan niya. So, mga tropa, start na tayo. Tingin ko natingin daw ba ako sa pakpak ng breeder pag gagawin ko siyang breeder. So, hindi ko ginagawa yon, sabi ko sa kanya. Pinaliwanag ko sa kanya na unang-una hindi ako tumitingin sa feeder, sa pakpak, sa eye sign. Ang dami na naloko sa eye sign. Ang dami na nasisira ang ulo sa pakpak. Kasi unpredictable ang mga pakpak at saka ng mata. Kasi may kanya-kanya katangian sa pakpak. Like, yung pakpak ng ibon. Like, sasample ko to, no? Kunin natin yung isa nating ibon para may pang-sample tayo. Ito. Kalimutan nang hinahanap nila. Ito, medyo pasapa sila kasi gawa kagabi. Bagyo eh. Ito, nakikita nyo. Yan. Patusok siya, oh. Nakikita nyo patusok yung mga pakpak ng ibon. So, ano yung ano niya, meaning yan? Para sa iba, diba? Sinasabi na nila na, ay, pang long distance yan. Kasi ano yun eh? Patusok yan eh. Patusok yung mga pakpak ng ibon. Sabi ko, pwede rin. Pero para sa akin, hindi ko, yun ang opinion ko, para sa akin, hindi. Tapos yung mata niyan, nakita nyo, ayan, yellow. Yellow eye sign. Pag itinapat sa araw, lumiliit. Pag sa medyo madilim, lumalaki. Eh, natural lang naman sa ibon yun eh. Pagka tumapat sila sa araw, lumiliit ang mata. Pag medyo madilim, medyo lumalaki. Pero hindi pare-parehas. Merong ibon talaga na kapag kahit na maliwanag siya o madilim, malaki na talaga yung pinaka-eye sign niya. Pero, unpredictable kasi mga ganong mga sa mata, sa pakpak. So ngayon, ito lang ang masasabi ko sa inyo, mga katropa. Kung pipili kayo ng breeder, sa loop nyo, sa inyo na lang sa example sa loop nyo, kung pipili kayo ng breeder sa loop nyo, kailangan, ano ba yung history ng ibon? Ano nilipad ng ibon sa north at south? Ano yung bloodline? So ngayon, ganito yan. Kung ang ibon, ang ibon nyo is tumapos ng karera. Tumapos ng karera, sabi natin. Finisher lang. Pero, binreed nyo siya. Pagka-breed nyo siya, nanalo yung mga ibon. Nanalo mga pumupeso, nagsusuperset. Pero, pansinin nyo yung hindi naman lahat yon, hindi naman lahat ng finisher ganun ang ginagawa, binubuga. Depende pa rin sa bloodline. Tapos meron namang mga ibon na magaling sa racing, overall, first overall, second overall, third overall, pero pagka nag-produce siya ng mga ibon, nawawala sa training, hindi nakakatapos ng karera, ibig sabihin, hindi siya pang breeder. Hindi siya breeder type. Ibig sabihin, pang karera lang siya, pang race lang siya. So ngayon, dapat ipasok mo siya sa magaling na breeding o magaling na mag-produce. Doon mo siya ipasok. Tapos, alamin mo kung ano yung bloodline na ipinasok mo yun at para gumawa ka na rin ng, sabihin na natin, ng peds mo para hindi ka nalilito. Yun yung pagpili ng breeder. So ngayon naman, kung sa loop nyo naman ikaw, naglinis kasi ako eh, nung dito sa flyer nyo naman kayo kukuha ng ibon, siyempre pipiliin nyo yun, yung ibon nyo na the best. Itong bloodline na to, magaling, Tensil Gigay, tumapos na to, ang dami nitong ginawang achievement sa akin, siyempre gagawin kong breeder yun. Siyempre susubukan ko pa siya. Hindi pa rin natin masasabi na good breeder siya o kaya maganda siya mag-produce. So ngayon, kung pupunta naman tayo, kung pupuntahan naman natin is yung mga big time, o kaya mamimili tayo ng ibon, so ngayon ganito. May papayo ko sa inyo, pag pupunta kayo sa mga
ibang panser na mga kilala nyo, syempre laging nananalo, tanongin nyo yung history ng ibon. Kasi yung ganda ng ibon, nandiyan na yan eh. Hindi na mawawala yung ganda ng ibon. May kanya-kanya katangian yan. Hindi naman porkit nakita nyo, ay yung ganda naman kulay nito. Teka, kuha tayo ng magandang kulay. Ito. Ito, kunin natin. Eh, ito. Ang ganda ng kulay. Oh, pencil. Nagpe-pencil. Pencil, tas feather. Ang ganda ng kulay. Ayan. Iyan yung mga tipo ng mga ibon ko. Pero hindi mo tinatanong kung ano yung mga history na nilipad ng ibon. Doon ka magbabase. Hindi ka sa ganda ng ibon. Ang ganda ng ibon is katangian na ng mga ibon natin yan. At sadyang may mga ibon na magaganda ang itsura, magaganda ang tindig, magaganda ang pakpak, magaganda ang kulay. Pero yung pagpuproduce niya ng pichon o mga kapangkarera natin is nga. Wala din. Anong gusto niyong gawin? Mag-waste lang kayo ng pera at saka ng oras, panahon. Diba? So ngayon, eto namang ibon na to, si Johnson Relax to. Etong ibon na to, producer ko na to ng Tacloban. Ayan. Producer ko to ng Tacloban. Second lap winner ng Legazpi. Youngbird. Tapos, second lap winner ng Youngbird ng Sorsogon. Third lap winner ng Allbird, Sorsogon. Tapos, yung isa pang anak niya is Allen Summer, second lap winner. Tapos yung Tacloban niyang paklak is 53 ata 54. Saklain. Second day bird. Yun yung mga anak nito, mga produce nito. Tapos, produce nito ng Norte. Bale yung Norte, alam ko, nasa 5-6-7 overall na yung anak nito. Mga ganun, 5-6-7 mga ganun ang overall nito sa North. Kaya, eto, masasabi ko, magandang producer na to, magandang breeder to. Hindi lang sa kulay, hindi sa mata, kasi pearl eye yan, hindi sa mata, hindi sa pakpak, hindi sa tindig. Yan, ang pagpili ng ibon talaga, unpredictable, napakahirap. Kaya, nandyan yung, yung mga panahon na bubunuin mo, pagtatsaga, para makahanap ka ng natatangi mong bloodline sa loop mo. Yan na nag-i-start ng mga pag-iibon. Hindi porkit nakakita ka ng magandang ibon, kukunin mo na. Alamin mo yung history at saka bloodline. Saka may papayo ko sa inyo, kunyari ito, Johnson Relax to, di ba? So ngayon, kukuha naman ako ng tinatawag ko itong Melro eh. Ngayon, kung kukuha man ako sa ibang panser, kunyari, sa isa pang panser na big time, hahanapin ko yung may pasok na Johnson. Kasi, Johnson na to eh. Hahanapan ko siya na may pasok din na Johnson. Para, hindi ako maliligaw sa breeding. Kasi, magpapasok uli ako ng panibagong Johnson dito sa ibon ko. Ibig sabihin, hindi maliligaw yung breed ko. Andun pa rin yung breed ko ng Johnson. Yun. Ganun yung dapat ang pagbibreed ninyo. Yun dapat ang tamang pagbibreed at tamang paghanap ng breeder. Yun, lagay ko lang po. Ganun po yung mga natin. Tsaka, may papayo ko rin lang. Siyempre, hindi naman po lahat ng mga panser nakaka-addict ka o nakakabili ng mga gandang bloodline dahil sa pera. Minsan, hanap pa tayo ng padrino para lang makakakuha tayo ng magandang bloodline. Natural lang naman yon. Kasi gano'n naman talaga kalakaran sa ipon eh. Kung gusto mong makakuha ng bloodline, mag-invest ka. Kaibiganin mo isang tropa para makakalapit ka sa isang kaibigan niya. Ganun lang po yun. Tapos, hindi naman porket na kumuha ng ibon sa, kunyari, kay Reiso or kaya kay Goke. Kumuha ng mga bloodline sa kanila. Hindi porket kumuha ng mga bloodline sa kanila, mananalo ka na. So ngayon, kasi ganito yan. Pag pumunta sa loop mo yan, iba ang sistema. Iba ang pag-aalaga mo. Kaysa sa mga alaga ni Reiso at alaga ni Goke. Kasi alaga ni Goke at alaga ni Reiso is alam na nila i-maintain yung bloodline nila. Alam na nila kung paano iikot ang bloodline nila. Alam nila kung paano laruin ang ibon nila. So ngayon, pag pumunta sa iyong isang ibon o dalawang ibon, hahanapin mo pa yung kiliti niyan. Hahanapin mo pa kung ano ang kung saan siya malakas, kung saan siya mahina. Yun yun. Maraming maraming pag-aaral sa pag-iibon. Tulad namin, tulad ko, veterano na ako, pero araw-araw nag-aaral pa rin ako sa mga ibon ko.
hindi porket nandiyan yung ibon ko, ganyan lang, patuka pa kanon. Kaya tinitingnan ko yung ano nila, tinitingnan ko yung imahe nila, yung ugali nila, yung attitude ng kung saan ba sila magagaling, kung sa liparan o ano. Ganun talaga mga pag-ibon. Kailangan yung alamin kung saan sila magagaling at saan ang kahinaan nila. So mga tropa, hanggang dito na lang yung video ko. Sa susunod na lang po, magtatalakay pa tayo. Pupuntahan naman natin yung loop ko ng flyer. Doon ko naman ituturo sa inyo ang tamang pagpili ng breeder. Doon ako kukuha ng mga breeder. Pero for the meantime, ngayon, ano muna tayo? Stay at home lang po muna tayo kasi hindi pa rin matapos yung lockdown natin sa ngayon. Tuwad kagabi kahapon, di ba? Lakas ng ulan. Buti na lang, walang mga nasirang gamit sa o mga ibon o mga alaga natin, walang napamak. Mahal talaga tayo ni Lord. Lahat ng pagsubok kaya natin gawin. Malalampasan pala natin. So mga katropa, maraming salamat po sa inyo. And God bless.